What up mga ka-troops? Nagpabalik Eska TV, buhay, probinsya, kape-kape tayo. Okay. Mga ka-troops, kailangan natin pag-usapan yung 1,000 peso bill. Okay? Na polymer banknote na hindi pwedeng matupi, hindi pwedeng staple, hindi pwedeng sulatan o kung ano man. Tara, samahan nyo mga ka-troops. Let's go! Mga troops, ayan na. Makain ba kayo ito? Pan. Sa aming mga Bisaya, pan. Kaunta pan. Nga? Yung cheese ko, dito na. Okay, so mga troops, ganito. Yung polymer banknote na inilabas ng BSP, okay, Bangko Sentral ng Pilipinas, ay napakahirap po para sa ating mga Pilipino. Ito po, opinion ko. Bakit ako nag-o-opinion? Bakit ako gumawa ng vlog o video para dito? Kasi isa kong Pilipino. Okay? Kagaya nyo rin na tayo po ang gagamit niyang 1,000 peso bill. Hindi naman po ibang tao o nasa Amerika, Malaysia, Vietnam, Hong Kong, Singapore, kung ano man. Hindi po sila gagamit nung 1,000 peso bill unless kung makarating sila rito. Gamit sila ng Philippine currency. Pero tayo po mga Pilipino, ang unang gagamit yan. So tayo po maapektuhan yan. Okay? Hindi po ako against dun sa batas o yung presidential decree under 247 na nakasaad dun na bawal dungisan ang ginawa na banknote o yung mga coins na inilabas ng BSP. Agree po tayo dyan. Kahit po sa inilabas nilang bagong rules na bawal sulatan, wala pong problema dyan sa atin. Alam po ninyo yan. Okay? Pero ang mahirap po rito, tayo po ay belong sa third world country. Okay? Karamihan po sa ating mga Pilipino, yung wallet po ay purses. Okay? Paano po magkakasya yung 1,000 peso bill? Eh, bawal tupiin. Bawal tiklupin. Okay? Hindi po lahat ng mga Pilipino ay merong wallet na magagara o kaya yung wallet na talagang wallet na matino. Okay? Meron tayong wallet. Yung iba, galing nga, may nakikita ako, ginagawang wallet, yung binibigay ng ano eh, Mercury drug eh. Okay? Yung Mercury drug store. Yung ganon. May nakikita akong ganon. Mga lalaki gumagamit. Okay? Lately lang. Tapos, merong maliliit. Yung mga purses. Nandun na yung coins. Nandun na yung pera na papel. Okay? Bibihira lang po talaga ang gumagamit ng wallet na talagang matinong wallet. Ito wallet ko mga katros. May wallet ako. Papakita ko sa inyo. Okay, ito wallet ko. Matagal na tong wallet ko na to. Okay? Ngayon, paano po mangyayari? Okay? Paano mangyayari na hindi matutupi eh, yung wallet natin eh ganyan. Matupi. So, doon pa lang, matutupi na. Okay? So, sinasabi ko rito, wala naman pong problema doon sa sinasabi nila o sinasaad nilang house rules doon sa polymer kasi nga hindi po yung tipong papel na. Okay? Ang sinasaad nila is para mapahaba ang buhay ng 1,000 peso bill at hindi ma-damage at maganda pa rin tignan, kaaya-aya pa rin. Agree tayong lahat dyan kasi nga ang polymer is a plastic na. Hindi na po yan papel. Pero ang problema po dyan, tayo po mga Pilipino belong sa third world country eh yung faucet nga natin eh yung gripo lang na ganun eh pag dinalaw tayo ng mga Amerikano alam na nila okay na nabilong tayo sa third world country kasi nga yung sa mga first world country eh tatapat mo yung kamay mo doon tatagas na yung tubig so ibig sabihin in line with the lifestyle at buhay ng mga tao
hindi talaga applicable na hindi tupiin. Hindi, ang pinaka-biggest ano dun eh, pinaka-biggest o opposite dun sa sinasabi nila is yung tutupiin. Kasi karamihan sa atin, dito nga sa atin, yung mga kakilala ko, yung mga pera, sinisiksik rito sa short. Aminin nyo yan. O, diba? Sinisiksik rito sa short, tinutupi. Tapos dyan, nilalagay dyan. Bibili ng ulam sa labas, bibili ng ulam sa kanto. Matagal ako sa Maynila, bibira po yung may hawak na pera, gaganon. Ganyan, bumbuo. Yan, hindi niya katupi. Tapos, bibili ng kung ano sa tindahan. Bibili ng ulam, bibili ng merienda. Tayo mga Pilipino, mahirap pa po sa ating kalagayan i-adapt yung ganyang klaseng what do you call that? Paano ba? Yung inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas na banknote rules. Kasi po tayo, nakasanay natin, tayo mga Pilipino, mayroon tayong wallet, pero wala tayong wallet na gano'n na hindi natutupi. Okay? Meron wallet na yung mahaba na gano'n, karamihan gumagamit niyan yung mga babae. Okay? Yung mga purses na mahahaba na ganyan. Yan, pwede doon. Pero tayo po, karamihan sa atin, gumagamit ng mga coin purse, may wallet na maliit, okay, susok-sok. Karamihan sa atin, pag may papel na pera, tinitiklop, lalagay rito sa gilid ng shorts. Okay? Ilalagay sa mga zipper ng bag, sa mga compartment. Okay? So, hindi tayo against dyan. Agree tayo dyan sa rules dahil atin yan, Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero yung i-adapt ng ganyan kabilis at ganyan kaagad, mahihirapan po tayo. Ito, mayroon nagbayad sa akin. Okay, may bumili sa akin vape. Okay? May bumili sa akin ng vape. Tapos mga juice, ganyan. Isipin nyo, binayad sa akin 1,000 peso bill na yung bago na, yung Agila. Okay? Talagang maayos. Ngayon, ako naman, iniisip-isip ko, sa ko ilalagay sa notebook, sa libro, sa pocketbook, ayun, nakikita nyo, mga libro. Diyan ko ilalagay. Pag pupunta ako sa labas, punta ako sa ano, bit-bit ko yun. Diba? Ayun yung sinasabi kong practicalism na hindi pa natin ma-adapt yan. As in talaga ngayon kaagad, as in the moment. Kasi nga, unang-una tayo mga Pilipino, nakagawian natin, wala naman po masama dun. Ano po ba masama dun yung pera tinitiklop? Okay? Okay, baka sinasabi kasi nila na yung pagtiklop ng pera masama o ilalagay dito sa short. Wala pong masama dun dahil yung pera is pera pa rin yun. Hindi naman po sinulatan yun. Hindi naman po nilagyan ng staple, hindi naman po dinungisan, okay? Which is, mahirap talaga isipin, mahirap talaga yung idea, which is i-emphasize mo kaagad doon sa kaisipan ng mga Pilipino. Kasi nga tayo, wala pa tayong ganung klaseng lifestyle na nabuo sa atin, na yung tipong pag-aalis tayo aminin natin ha, kayo magsabi sa akin kung mali ako, papasok tayo sa trabaho, nakalimutan karamihan hindi na magdadala ng wallet. Okay? Hindi magdadala ng wallet, magdadala na ng saktong pera. Kung ang pera mo 1,000 lang, saan mo ilalagay tapos wala kang wallet? Lalagay mo doon sa mga libro. Bibit-bitin mo yung libro, doon mo iipit. Okay? Ganon. Tapos, pagpupunta ka sa mall, bibili ka ng grocery, bibili ka ng gatas ng anak mo, bibili ka ng bigas, o ano man, mag-grocery ka. Hindi tatanggapin yung pera mo doon sa cashier.
hindi rin nila kasalanan yun kasi inuutusan lang din sila, employee lang din sila. So tayo ngayon ang mag-aaway, yung cashier at tayo. Kasi nga hindi ka papayag na hindi, ano, hindi tatanggapin yung pera mo dahil na-full lang ng konti. Yung cashier ayaw naman niya kasi siya mag-aabono. Diba? So tayo mga Pilipino, tayo mismo naiipit doon sa mismong idea na inilalabas po ng ating nakakataas. So sana rin po maintindihan din po nila yung idea na yan, na hindi po agad natin ma-adapt yan doon sa 1,000 peso bill na polymer banknote. So yun lang yung sa akin, lalo na yung nasa probinsya, pinag-uusapan lang natin yung nasa high-end city. Paano po yung kami nandito sa probinsya? Makatanggap kami, kagaya ako nakatanggap ako ng 1,000 peso bill. Okay? Ngayon, ibinigay ko na, ibinili ko na. Okay? Bago ko pa man magusot o ano man, kasi hindi pa malinaw sa akin. Okay? Andyan, makikita nyo, ipopost ko po yung mga bawal na gagawin dun sa banknote na yan. At andyan din po yung presidential decree, okay, 247 na nagsasaad. So mga troops, wala na mong masama dyan. Ako agree ako dyan. Para po sa atin lahat yan. Pero yung idea, hindi mo makaagad maisisiksik doon sa kaisipan nating mga Pilipino. Ang mga Pilipino, aminin mo natin, hindi ko sinasabing tamad, pero gusto laging handy. Gusto laging ano, parang walang dinadala. Gusto laging yung sarili lang. Okay? Magdadala ng pera, sakto lang. Okay? Kung may bibilin, saka magdadala ng pera. Eh ngayon, saan mo isisiksik? Saan mo ilalagay? Bibili ka nung purse na ganun mahaba. Eh tayo mga lalaki, alam niyo yan, hindi mahilig sa yung bulky. Gusto laging ano lang, easy going lang. O di ba? So yan yung sinasabi ko, na sana po maintindihan din ng ating kataasan, na hindi ko naman sinasabi hindi natin sila inuutusan, kasi alam nila yung ginagawa nila. Okay? Mas alam nila yung ginagawa nila kumpara sa atin. Dahil trabaho po nila yan. Pero mahirap po para sa atin. Ako na mismo nagsasabi, nakatanggap ako ng 1,000 peso bill, ibinili ko na, at mas maigi pa yung 500 pesos, 100 pesos, 20, 50 ang nasa sa akin, at wala akong iisipin. Okay? Mailagay ko sa wallet ko. Okay? Ma-fold ko man yan ng isang beses, okay na, at alam ko pag pumunta ako sa grocery store, mabibili at tatanggapin yun. Okay? So yun lang yung sa akin. Alam ko, kayo mga nasa syudad, I don't know kung ano yung ginagawa nyo, technique dyan. Pwede nyo pong i-comment kung sino po nakakapanood sa inyo. Pwede nyo pong i-comment dyan. At ilagay nyo po kung ano yung technique na ginagawa nyo para hindi matupi yung 1,000 peso bill. Para po pamarisan din ating mga kapwa Pilipino, okay? Para din gayahin nila, at kung tama, para naman makasanayan natin, okay? Yung isinasaad ng ating Bangko Sentral ng Pilipinas para makasanayan natin mga Pilipino, okay? So, adios mabalos mga katroops, sa lahat po ng bago lang sa aming channel. We are SK TV, Buhay Probinsya, main content about dogs, tips at home remedies, tattoo, vaping, gaming, at kung ano pong mga bagong balita sa Pilipinas, tayo po ay nakamasid. So don't forget to subscribe, click the bell para updated ka, like the video, and of course, share nyo po para makatulong din tayo sa ating mga kapwa Pilipino. Alright mga troops, hanggang sa susunod na ulit. Adios, mamalos.